magandang araw buong mundo. Narito na naman ang mga balitang nakalap ng Pangasinan Watch. Sa pangalawang pagkakataon, pinarangalan ng Department of Interior and Local Government o DILG ang Pangasinan Provincial Government. So we're very happy to be here in the province of Pangasinan to turn over the 7 million performance challenge fund for the province being a passer of the very popular Seal of Good Housekeeping. Pinangunahan ni Governor Amado Espino Jr. ang pagtanggap sa naturang parangal sa probinsya. Parang ito, gold medal sa mga ano, performance ng isang local government. No? I'm very happy that yung mula nung nag-award sila ito, pangalawa na kasi ito, nakuha ulit ng Pangasinan, nakuha ulit tayo ng Seal of Good Governance. Sabihin kasi ng Seal of Good Governance, as deal sa local government is proper management ng resources, number one. Yes. Yung fiscal management, especially money. Mm-hmm. Pagkatapos yung mahusay na planning at nasunod yung mga investment plans natin. Pagkatapos yung transparency, napaka-importante. Dagdag ni Governor Espino, patunay lamang umano ito sa mabuting pamamalakad nito sa probinsya sa kabila ng mga batikos sa kanya. I am already intimidating yung mga newsmen dahil sa mga batikos nila. Or pati nanay ko kasi sinamantala ko na dinadami na pag-ibig. May very sick mother who is 93 years old. Sabi ko, Paul naman na yan. Sabi ko, ito siguro ang patunay na hindi nga kami kumikipo dahil panay naman inimbento yung mga sinasabi nila. Ito na yung patunay siguro that we are doing well here in our governance sa probinsya. Bilang kahandaan sa anumang sakuna, isang earthquake drill ang isinagawa sa paaralan sa Dagupan City. Nakasama ng mga estudyante at guro ang Bureau of Fire Protection, mga pulis, City Disaster Risk Reduction Management Council at si Mayor Belen Fernandez. Duck, cover and hold. Tama. So yan ang gagawin nyo. Hindi lang sa school, kahit na sa ibang lugar, kahit na sa bahay nyo, ganun din. Ha? And parati makikinig kayo sa teacher nyo ha, kung ano advice inyo in terms of calamity, in terms of my earthquake. Maliban sa pagsasanay, nagkaroon din ng post-drill conference para sa mga guro at empleyado ng paaralan. Namahagi rin ang lokal na pamahalaan ng mga emergency kit sa paaralan. Upang mapatibay ang kapayapaan at kaayusan sa lalawigan, inilunsad ng Pangasinan Police Provincial Office ang 123 Punch Program. Pangunahin itong tutugunan ang kaligtasan ng bawat pamilya. Protecting our families from crimes and criminals. Ito yung pinaka-importante. Kailangan, mayroon makikitang nagpapatrolya ng mga pulis sa kalsada. Lumalabas ang mga pulis papunta sa barangay. So, para sa ganun, masawatan ng kahit anumang crimes or krimen. Katuwang ng PIDEA at CIDG, tututukan ding mabuti ng programa ang pagsugpo sa ipinagbabawal na gamot. Sa ganun, mababawasan pa rin yung ating mga gumagamit dyan ng illegal drugs. So, kailangan masupo na natin sa lalo madaling panahon. Dagdag ni Saltat, nakapaloob din sa program ang kaayusan ng mga kapulisan. Hindi naman siguro kaila sa atin lahat na mayroon pa rin mga kapulisan ang nawawala ng landas. The moment na nagkamali ka dito ngayon sa ating organisasyon, mayroon ka rin karapatang kaparusahan. Pero pag gumawa ka naman ng maganda sa trabaho mo, siyempre, bibigyan ka ng medalya, bibigyan ka ng merit. Kasalukuyang isinasagawa ang Division Mass Training para sa mga private administrators at grade 4 teachers sa buong lalawigan ng Pangasinan. Layunin umano ng programa na himukin at sanayin ang mga guro sa paglilinang ng kakayahan ng mga mag-aaral alinsunod sa K-12 curriculum. As I see it in the K-12 curriculum, we not only focus on the written, but as well as also the ability in terms of how do an individual deal with the daily experience of living. Dagdag ni Soriano, hakbangin din umano ito upang tukuyin ang mga pagsubok sa proseso ng implementasyon. Do we really follow the DepEd requirements? Do all the private school comply in terms of the instruction of the K-12 curriculum? So that's really, you know, that transition of going through and the implementation as well, because it's not really so easy from the old curriculum going to the new for after so many years. So it's really
little by little step of doing so. Mahigit 100 farmer irrigator mula sa 40 farmer association sa Pangasinan ang nakatanggap ng farming machineries mula sa Department of Agriculture. Ayon kay Dr. Gilbert Rabara, Center Chief ng Pangasinan Research and Experiment Center, malaking tulong sa mga magsasaka ang pagkakaroon ng farm machineries para mapataas ang ani at mapagaan ang kanilang trabaho. Maliban naman sa pagtanggap sa mga farm machineries, isang magandang balita ang hinatid ni Governor Amado Espino Jr. para sa mga magsasaka. At ito nga, masaya ko ibabalita sa inyo na in-approve na ulit ng NEDA ang in-approve na natin dati. In the last year, in-approve nila ulit. Nakakalaga ng 2.6 billion na phase 2 ng irrigasyon na ang tubig ay magagaling doon sa San Roque. At yan ang mga balitang aming nakalap. Ako si Vance Padilla at ito ang Pangasinan Watch. Broadcasting from Pangasinan to the world.